Sabi dito, so di yun na nga. Hello, Kuya Chico. May sumabit, sorry. Tago mo na lang ako sa pangalang Joey, pero by that time na mabasa mo yung story ko siguro, makilala na ako ng girlfriend ko. Kasi listener din siya sa'yo. Kasi inaya ko siya makinig and manood sa'yo. Okay. I'm 20 years old, turning 21 this September. Magulat ako kung turning into Aratelis ka, di ba? And I have a girlfriend na 17 years old. Oh. Wow! Madaming nagalit sa akin na friend ko kasi bakit daw ako nagjowa ng minor. The other friend of mine said din na hiwalayan ko na siya. Sa totoo lang kasi Kuya Chico naniniwala, o maniwala ka man o sa hindi, noong unang magkakilala pa lang kami ng girlfriend ko, never kong natanong yung age niya. Nagkakilala kasi kami sa online game na nilaro namin ng ex ko before. Siguro kasi alam kong that time na hanggang friends lang kami. Kasi I was still moving on sa ex ko that time. Nag-confess yung current ko sa akin, Kuya Chico, and somehow medyo may nabuo na din namang feeling sa akin para sa kanya. So, sinubukan kong bigyan siya ng chance. Wow! Ang pogi! Nung time na nag-get to know each other stage na kami, doon ko lang nalaman na 4 years pala ang gap ko sa kanya. Okay. I know, Kuya Chico, na di ka maniniwala, pero I'm telling the truth. Eh, paano kung naniniwala naman ako? Ikwento mo yan. Ikaw naman ang... Wow! Hindi ko naman siya magawang iwasan kasi may namuo na ding feeling sa akin. Kaya parang dugo lang noon namuo, no? Parang hindi maganda. May namuo na din feeling sa akin kaya ito. Tumagal na din kami ng 1 year, pero still madami pa din may ayaw sa relasyon namin. Ang problem ko po kasi, Kuya Chico, nag-aaral o mag-aaral na daw kasi siya soon sa ibang bansa. And doon na siya maninirahan. Sabi ni Makoy, parang sama daw ng panahon, may namuo daw. Sa ibang bansa na siya maninirahan. Sabi ko sa kanya, Kuya Chico, susuportahan ko siya sa pag-aaral niya. Pero di ko alam kung makakapag-stay pa ako sa kanya, lalo na't bumaba na lalo yung chance na magkasama kami. So ibig sabihin, hindi pa kayo nagkikita. Bumaba na lalo yung chance na magkasama. So yun nga, hindi pa kayo nagkikita. Sabi ko sa kanya na mag-i-stay ako hanggat di pa siya umaalis ng Pilipinas. Ang tanong ko po, Kuya Chico, okay lang po ba na nakipag-date ako sa mas bata sa akin? And tama lang po ba yung sinabi ko sa kanya? Dapat po ba mag-stay pa ako kahit nasa ibang bansa na siya? Mahal na mahal ko po siya. Kaso di ko alam kung makakaya ko pa din yung ginagawa namin na kahit na LDR kami for 1 year, iba pa din yung motivation na soon makikita mo na siya. Pero ngayon, malalaman mo mag-i-stay na siya sa ibang bansa. Di ko alam kung magkakaroon pa ako ng ganong motivation. Kung ipagpapatuloy ko man po, sana mabigyan niyo ako ng motivation kasi napangihinaan ako ng loob sa nangyayari. Sana mabasa mo to, Kuya Chico. Maraming thank you po. Huwag na po kayo magalit kung mali man po nagawa ko. Sorry po sa otoridad in advance. Okay. In short, labas. Yay. Cool. Ano? Kulunga Bells. Kulunga Bells. Kasi nga minor. Okay. Joey. Yung tanong mo, no, okay lang po ba na nakipag-date ako? Eh, ano magagawa namin? Ano magagawa namin? Eh, 1 year na nga kayo. Sabihin man namin na hindi okay,
Naging kayo na nga, 1 year na nga kayo eh. Pero ang taas ba ng tono ko? Sorry. Ano ba saan bang part doon? Ulit, Joey. Ah. Ano naman? Binabaan. Eh, anong sa anong magagawa na? Joey, tanungin man namin, na tanungin mo man, no, tama po ba nakipag-date ako? Eh, anong magagawa namin? Hayaan nyo na kasi. Ito naman, tumaas lang ng bahagya. Diba? Nag-1 year na nga kayo. At kayo pa nga rin hanggang ngayon. Ito na, ang gusto ko talagang i-clarify, ang gusto ko talagang malaman dahil somehow malinaw naman sa akin, no? LDR kayo, at sabi mo dun, mas mawawala lalo yung chance na magkasama kayo. Ibig sabihin, never pa kayo nagkikita, never pa kayo nagsasama. For 1 year na LDR kayo, tama ba? At online lang kayo nagkakilala. So, ito ay online relationship, tama ba? Ano? Kasi kung ganun nga, no? Kung ito ay online love affair, well, kung ang eksena nyo ay online lang, doon ako manggagaling, no? Doon ako magsisimula ng tanong. Hindi na doon sa nakipag-date ka sa minor de edad, no? Jumuwa ka ng minor de edad. Kasi sabihin man natin na, you know, hindi dapat, no, mas matanda ka, dapat you should be the bigger person, no, mas alam mo 'yan. Pero may mga ganyan talaga nangyayari, pero okay, sige. Ang gusto ko talaga itanong, bakit ka nagmahal ng taong hindi mo pa nakikita ng personal? Yun ang tanong ko talaga. Bakit kayo yung magmamahal ng mga taong virtual? Alam mo namang totoong sa tao siya, di ba? Nag-video call kayo malamang. Di ko alam kung ano pang pinagagagawa nyo sa video call. Nagiging sweet kayo dyan sa mga bagay-bagay na yan. Pero pag hindi mo pa nakakasama, ni alam mo yun, ni hindi mo pa nakikita talaga sa yung hilat siya ng pagmumukha niya o ng oo, sa video naman, no, pero iba kasi yung sa personal. Hindi mo pa siya nakakausap, hindi mo pa siya nakakatabi, hindi mo pa nahahawakan yung kamay niya. Tapos sasabihin niyo, minahal niyo na, no? Yun yung tanong ko. Bakit kayo nagmamahal ng mga taong virtual? Hindi talaga ako ano eh. Sorry na hindi ako personally, no. May alam ko naman na may mga nanggaling diyan, no. Diyan sila nagsimula, virtual, no, pero eventually nagkita rin naman sila. And doon nila nalaman na okay sila, swak sila sa isa't isa at pinagpatuloy nila 'yon. Pero kung ano, ipagpapatuloy nyo na online lang kayo. Ano to, Kuya Joey? Malabo to. Malabong malabo to. Tapos, ano yung sinabi mo? Nangihingi ka ng motivation para ipagpatuloy. Eh, paano yan? Ako personally, hindi kita mabibigyan ng motivation para ipagpatuloy kasi sasabihin ko nga na dapat mo nang itigil to. Hindi nga, totoo nga. Dapat mo nang itigil to. 1 year na kayo na LDR, never pa kayo nagkita sa personal. Sasabihin mo mahal na mahal mo. Di, sige, okay. Tapos pupunta pa siya sa ibang bansa, no? Doon na mag-aaral, doon na maninirahan. Oh, anong motivation ang gusto mong sabihin ko sa iyo?
Ah, oo, sige, kaya mo yan. Kaya mo yan. Sarap yan eh, yung ganyan. Itong the fact na nag-PM ka dito at hirap ka na sa sitwasyon nyo pa lang ngayon, sa one year ninyo na LDR kayo, nag-intensify pa nung malaman mo manging ibang bansa, diba, you know to yourself na hindi mo kaya ang LDR. Lalo pa yung super LDR. Tapos, diba? So, ibig sabihin, natatansa mo yung kapasidad mo, hindi mo kaya. At pag pinagpatuloy mo yan, at a certain point, may mangyayaring hindi maganda. Bibitaw ka rin. Kahit anong mangyari. So, bakit pa tayo kailangan pumunta doon sa part na yun? Alam mo namang hindi mo kaya, diba? Saka anong inihingi-hingi mo ng motivation? Hindi. Hindi ko alam sa kanila. Baka may makuha ka sa kanila. Pero ako, motivation, tigil mo yan. Tigil mo yan. Pupusta ko. 500 pesos. Seryoso to. 500 pesos pupusta ko. Joey, pag pinagpatuloy mo to, tapos totoong pupunta siya na ibang bansa, doon na siya maninirahan. May isa sa inyo bibitaw. Kung hindi man bibitaw, gagawa ng katarantaduhan or makagagawa ng katarantaduhan. Sinadya man o hindi. 500 pesos. Di mo kaya. So itigil mo na. No? Isa pa, alam mong sa lahat ng aspeto ng istorya mo, lahat mali. So gawin natin ituloy. Diba? Kung matino kang tao, alam mo dapat na yung nangyayari sa'yo eh, tama pa ba or mali na. At kung matino ka nga talagang tao at alam mo na, identify mo na, ah, mali na to eh. Dapat alam mo na ang susunod doon, ititigil mo na. Okay. Yun lang. 10:22. Guys, comments, reaction, messages para kay Joey. Comments, reaction, game. Sabi ni China Heart, ang LDR umuubra lang sa mga matatandang marami ng pinagkakaabalahan. Ang mga kabataang mainit pa, mahihirapan magtiis ng walang physical contact for a long time. And it is very true. Ilang taon ka? 20. Diba? Turning 21. Kala ko turning into Aratelis. Tapos siya 17. Alam niyo yung mga ganyang edaran. Totoo naman, no? Yan yung mga age na ano eh, adventurous pa, no? Yung masyado pang yung curiosity sa katawan, you know, nag-uumapaw. Kaya nga pumupusta ako ng 500 eh. 500 pesos. Hindi mo mapagtagumpayan to. Nyo pala. Kung ikaw man siguro, baka, no, hindi ko alam. Pero isa sa inyo, no? Isa sa inyo, no? Bilang batang mainit pa, no, hindi masyado kaya magtiis. Ang dami pang lumalaro sa isipan, ang dami pang gustong gawin, ang dami masyado pang idealistic. It won't work for you. Ah. Minsan lang ako maggano, mag-decide pa. Mang-judge, no? Pero ito i-judge ko na to. It's a no for me. Yan yung wag magkakiskisang siko, action agad ang kasunod sigurado. Ay, oo. Totoo. Yes. Guys, akyat na, dali. Comments, reaction. Sa mga ayaw umakyat, babasahin ko, ha?
Sabi ni Tin, ay second dimension, Sir Chipaps. Mag-second dimension siya. Sabi dito ni Jeneline, koya naman, ha ha ha. Minahal mo ba ta yung tao kahit nasa screen lang, tas LDR? Di mo kaya. Kung di mo pala kaya in the first place, let go mo na lang. Bata pa naman din siya at mas nakakapag-focus siya sa future niya. Same to you, go on with your life kung may doubt ka. Sabi nga nila, when you're in doubt, don't. Mm-hmm. Sabi ni Brian Carlo, okay lang daw ba yung pakikipagrelasyon niya sa minor? Putik na tanong yan. Malamang hindi. Minor de edad yan. Pwede kang makulong sa ginawa mo at ang mas malala, parang niligawan mo lang yata online. Di ako naniniwala na nagtatagal ang mga nagliligawan online. BS yan. Pasensya na pero ganun ang paniniwala ko. Pinag-uusapan ang online relationship o LDR. Ay, nako. Ano to? Nabasa ko na. Sabi ni Renz Victor, ganyang edaran, nagpapatuli pa lang eh. Ano, 17? Parang tuli na naman ako. 17? Parang matagal na akong tuli nung 17 years old. Ha, sabi dito, okay, sabi ni Judenis Tilardi, okay din kasi pag LDR at least medyo hindi mahuli, Kuya Chicks. Sabi ni Ems, emotional damage, online relationship, walang ganon, besh. Mas makilala mo ang tao personally, hindi sa chat-chat lang. Are you sure na totoo din sinasabi niya? Lalo na at di pa kayo nakikita in person. Ito piso, bili ka ng motivation. Sabi ni Jet Ramos, maganda pa rin na magkita sila. Baka kasi infatuation lang yun. Ayun na nga. You know, iba talaga kasi guys, no? Kahit magkakaiba man tayo ng mga prinsipyo siguro or, you know, yung mga pinaninindiganan sa buhay, one thing is for sure, mag-agree man kayo o hindi, pwedeng there is a possibility na magbago ang tingin mo sa isang tao pag nakita mo siya in person, right in front of you. Diba? Makausap mo siya face to face. Pwedeng sa una, pwedeng gusto mo siya, pero pag nakita mo, medyo mababadrip ka ng bahagya or ng madami, or pwede rin the other way around. Ayaw mo sa kanya, tapos pag nakita mo, mali ka pala, no, kakainin mo pala yung sinabi mo. Kaya napaka-importante, no? Tama nga yung sabi ni Jet Ramos, no? Maganda pa rin nga. Kahit naman kanino, yun yung sinasabi natin na huwag tayo nagmamahal ng mga virtual people. Yung mga taong online lang. Okay? Sama ko na tong 4 sa 500 mo, kuya, sabi ni Renz. 4 lang talaga ang bag mo. Ano to? Comments. Umakit nga kayo para kayo na mag-ano. Sabi ni Queenie, though may mga successful namang LDR or online lang nagkakakilala, pero wag sa minor. Nung nalaman mo sa nang minor, lay low ka muna, antayin mo na lang siyang mag-18. Total, malapit na rin naman. Kaya lang, nag-isang taon na kayo eh. So, 16 pa lang siya kayo na. Yun na nga. 10:29. Sabi ni Kois Ryan, Kuya Chicks, yan si Judenis Tilardi. Siya yung tropa ko na nahuli sa asawa na may ka-LDR. Laglagan pa to. Ayun, munti ka na. Kaya pala ganun yung mga komentan niya. Just. Ay, nako. Sabi ni Maker Few, Joey, ang advice ko ay magmumula sa personal experience.
Kami ni Javi ay nagkakilala online. Umuwi kami ng sabay, first time nagkita at nagpakasal. 20 years after, we are stronger than before. It requires a lot of patience, commitment at pagmamahal para ma-survive, mag-survive sa ganyang klaseng relationship. Before you ask for motivation, pakatino ka muna. Ayusin mo sarili mo. Sabi ni Mark Francis JC, iba yung naaamoy talaga. Sa bagay, pwede rin, maaamoy. Kasi isang factor din yan, di ba? Baka mamaya, ang ganda, ang gwapo, di ba? Sa online, kasi nga naman eh, pack talaga. Pagka nakita mo sa, pag nakita ko yun ng personal, humahalimuyak. Alam mo yun? Tapos, hindi mo pala kayang tanggapin. Hay nako. Sabi ni Dan, grade 5 pa, grade 6 ako, nagpatuli eh. Di ba pag 17 parang ang tanda. hindi ko alam ba pero doon sa nakasanayan ko, di ba? Pag 17 parang medyo matanda ka na noon, medyo late-ish ka na noon nagpatuli, no. Kasi may nag-comment kanina yung mga ganung edad daw eh, nagpapatuli pa lang daw. Oo nga, ano nga ba ako nagpatuli? Oo, ganun din, grade 6 yata ako, Dan. Sabi ni Chibos, kaya nung grade 6 ang yabang ko na umihi sa CR sa school. Kasi hindi ka naaasarin nyo pot, no? Ay, nako. Sabi ko, Kuya Chicks, mas masarap pa rin kapag touch by touch. Eh, ayun na nga, mas lalong, alam nyo yun, doon sa part na yun, yes, ako, kung sa relasyon, oo naman talaga. Ako din naman eh, personally eh, nag-a-agree, no? And naniniwala na mahalaga talaga yun. Pero dito sa eksena nila, minor de edad. Minor de edad, guys. So, parang doon pa lang sa part na yon, gusto ko nang putulin yung chance na makapag-touch by touch. Alam mo na. Dahil sila na, matagal na eh. 1 year na eh. So, alam mo yung... Alam mo na may mali siya na. Okay? Alam mo na may mali siya na yung mga usapan. Kapag 20 anyos... 17 anyos, 1 year na. Hindi ako maniniwala, walang mali siya minsan yung mga uso. Pag nagkita pa yung dalawang yan, ano mangyayari sa tingin niyo? Sabi nga ni Chipops, magkakis-kis ang siko nga lang, eh, may... Ano? Ay, nako. Sabi ni Andrew Lundag, 21, Diyos ko Lord, wag mo muna masyado problemahin ang ganyang bagay. Ako, ganyang edad, mag-chill lang muna ko. Madami ka pang pwedeng gawin sa buhay mo kaysa problemahin mo yan. Get a life, bro. Sheek. Wow. Sumishik ka pa. Sabi dito, mas masakit ang anesthesia kaysa sa tuli. Paano? Mean red, ano yung mas masakit ang anesthesia kaysa sa tuli? Anyway. Makunat na ba pag 17? Hindi ko alam. Hindi ko sure. Kuya Chicks, nagmana lang ako sa master ko. Hashtag Ryan Anthony Saltiga. Siya kasi magpapayo palagi, sabi ni Joe Dennis. Yan na nga sinasabi ko. Sabi ni Queen Berry, next time, kuya, pag may mami-meet kang bago, tanungin mo ang edad. At saka isa pa, may factor na, di ba na dun sa PM niya na ang nag-confess, ito si ate na minor de edad, nag-confess sa kanya ng feelings. Tapos sinigundahan niya by saying, may namumuun rin namang feels, kaya ginrab na niya. Eh, that time, sabi niya, di ba galing siya sa breakup, nag-move on. Yun lang.
10:34. Comments, comments, comments! Makit nga kayo. I think, ano ba nangyari dito sa Facebook? Parang may something. Sabi ni Judenis, mas bata ako noon, 16 ako, tapos yung girl 20. Aba, baligtad. Sabi ni Koy, Ryan, okay lang, kahit LDR lang, kaya nahuli tuloy ako. Alam nyo kayong dalawa. Hindi kayo nakakatulong dito, ha? Judenis, ha? Naku. Tingin nga kung tuloy ka na. Chas! Kaysa kung ano mong pinag... sabi mo dyan. Ano na, comments, reaction messages, no, para kay kuya mong, sino to? Kay kuya mong Pogi, Ego Lord, no, Joey, si Joey, na nangihingi na ng motivation. Wala na? Sabi ni John Glenn ni Pumuseno, nga pala, baka gusto nang itigil na yung kahibangan nyo, kaya gumagawa ng rason kuno na lalayo, gano'n. Nahiya lang magsabi sa'yo ng totoo. Pwede rin naman, no? Pwede, posible naman yun. Kasi sobrang, ang daling magsinungaling kapag online pa lang kayo nagkakakilala, no? Nagiging intimate kayo online, if, you know, there's such a thing. Yes, meron naman talaga. But, ang hirap kasi. Ako personally, recently lang naman din. Meron din akong kakilala. So, online sila. Nagkakilala online. Lagi sila magkausap. At nakausap ko na rin. Nakausap ko na rin yung isa. Oh, mukha namang okay. Pero yun nga eh. The thing is, mukha. Mukhang okay. Kasi lalo na boses lang din yung na okay kausap, may sense. Tapos eto na, nung kinumusta ko, kasi hindi kami nagkakausap itong mga nakaraan, busy-busy, di ba? O sabi ko, kumusta na si ganito, ganyan? Sabi niya, hindi ko nga alam kung na-deads na o niloko lang ako. So dalawa lang yung pagpipilian, na-deads na or naloko siya. So ibig sabihin, wala nang paramdam sa kanyan. You know, the same thing, ano, Kuya Joey, ang dali kasing gumawa ng istorya kapag online lang kayo magkakilala. And that's a fact. Diba? To the extremes ang pwede mong gawing istorya kung hindi kayo personal na magkakilala. Ay, nako. Sabi ni Laibal din, Diyos may, dami pang dapat nyong gawin sa buhay, mag-aral, mag-work, ang hirap ng buhay ngayon eh. Tigilan ng kalandian. Yun na nga. Sabi ni May Curfew, mali pala advice ko, o siya, gamitin ko na lang ulit pag swak na sa problema ng letter sender. Ano ba sinabi mo? ano to? Sabi ni Judenis, tuli naman ako. Talaga ba? Hindi nga ako naniniwala kung ganyan-ganyan sabi-sabi lang. Sabi ni Koiso, mag-aral ka nang muna ng mabuti, Igup Lord Joey. Mag-aral at magpursige sa buhay. Sabi ni Ames, may na-experience ka na bang ganyan LDR kaya chicks? Oo. Tapos niloko ko, edi makipaghiwalay ako. Wow! Ay nako. Nung ganyang edaran ko, takot ako sa virtual people kasi strangers sila. Kaya need mo ng friend kasama pag makikipag-meet up. Tapos pag swanget, may tumatakbo, sabi ni Jenilyn. Sabi ni Cesar Aguila, ano to? Come now. Bastos na. Come now, sad boy, later. Then, kulong? Oh.
Hanap iba din. Sad boy later, choice is yours. Mamili ka lang dun. Ay, nako. Sabi ni Renz Victor, alam ko yon kuya, yung ka-LDR mo kilala ko. Bakit mo kilala? Kilala mo nga. We, di mo naman kilala eh. Tambay daw dito eh. Sino pa ba mag-jowa dito? Sabi ni Maymay. Ay! Ano nangyayari? Tambay dito? Oh. Ito, itong pinag-uusapan natin. Sa Dubai. Oo, Renz. Nasa Dubai ako noon. Nung nangyari yon. Tama ka. Nasa Dubai ako noon. Kilala mo siya. Tropa kayo. Sabi ni Chipaps, ako nga may ka-phone pal dati. Hello po sa mga inaabutan pa yung mga phone pal. Medyo yung henerasyon namin ni Makoy, inaabutan pa namin yun. Kami yung huling hibla ng umabot dyan. Sa mga phone pal. Nag-email ng photo yung kay Bianca Araneta ginamit. Diba? Bianca Araneta pa nga ang ginamit. Diyos ko. Ay, nako. Sabi ni Ian Lee, baka naman hindi pa tuloy si kuya. Grabe ka naman. Check muna niya. Baka naman kuya na-attract ka sa filter. Siguro dahilan lang yung pag-abroad. Baka nga hindi din yan minor. Baka kasing edad ni Lola Kerps, malay mo. Anything is possible with internet technology. Lol. Anyway. Sabi ni Ems, kakamiss yung phone pal. May thrill kahit papano. Kinikilig si Kuya Chicks, naaalala yung memory sa Dubai. Well, marami akong pinagdaanan sa Dubai. Anong memories ba doon? Kung memories lang naman din, at uhugot ako doon sa Dubai story ko, mas marami yung hindi ako kikiligin. Mas marami yung maiiyak na lang ako. Ay, nako. Sabi ni Jodenis Telardi, ang hirap talaga, Kuya Chicks. Basta in love, that's the most wonderful feeling ever. Para kang nasa cloud nine. Totoo naman yan. Totoo naman yan. Sobrang totoo niyan. Kasi, you know, sa lahat naman sa atin eh, kung ano yung naramdaman mo, whatever it is that you feel, it will always be true. Yun yung naramdaman mo eh. Pero ibig sabihin ba no na kung ano man yung naramdaman mo, tama? Hindi. Pero walang kay-question nun. Naramdaman mo yon, yun ang totoo. Kung ano yung naramdaman mo. Ang pwedeng questionin, tama ba? Lalo na pag gumawa ka ng bagay or ng hakbang to indulge yourself doon sa feels mo na yon na totoo. Tama ba? That's the question. 10:43. Sabi pa niya, that's why we take risk for the sake of love, if it's worth or not. Yes, we do that for love. But again, there are times that you must think first before you act. Tama ba itong ginagawa or tama ba itong gagawin ko? If yes, go ahead. If no, don't risk it. Anyway, Kuya Chicks, mabati naman ako sa ano ko na si Nick-Nick, nanalo pambato niya. Salamat, Kuya Chicks. Sabi ni Ron Bungkag. Oh.
Sabi ni Emil, may SLR pala, di ako na-inform. Pero sige, ano ba meron? Watching while boxer brief lang ang suot. Wala kaming care, Emil, kung kahit dahon ng saging lang yung suot mo. Wow! Ay, naku. 10:45. Comment, wala na ba? Reaction, messages. No. Aha. Sabi ni Ren, sabihin ko na nga kung sino ang ka-LDR mo. Sino nga ba? Kilala mo nga ba talaga? Baka ikaw yun, no? No, minsan nakikita ko siya nagko-comment dito. Baka ikaw nga. Baka ikaw yun, sabihin mo na. Wala na ba? Dali na. Kung wala na, okay na. Maraming thank you po sa mga nagtiyagang makialam sa mga nakisangkot sa buhay ni Kuya Joey. No? Guys, kung meron kayong gustong i-share kagaya niyan, huwag mahiya. No? PM nyo lang kami dito. Okay? Kung saan tayo naka-live or sa akin, Kuya Chico, capital K, capital din yung unang letter C. Okay? Sabi ni Renz, hindi basta dalawa sila. Uy! No. Chismis ka, ha? Nung panahon na yun, yung ka-LDR ko na yun, yun lang ang jowa ko, wala nang iba. Hindi ako dumalawa. Excuse mo. Anyway, 10:46. Ito po ang pangingialam natin sa buhay ng may buhay, ang So, di yun na nga.